yung anak, hindi ka maging masaya na sila yung umuwi sa kasalanan. Ano po? Ganun din po tayo sa Diyos, mga kapatid. Huwag mong sasabihin na ako may ligtas na ako, kailan sa'yo gumawa ng kasalanan, hindi ulisin sa'yo. Ngayon, ang anak mo, pag nakita mong namuwi sa kasalanan, gagawin mo? Masaya ka ba? Hindi. Anong gagawin natin? Didisiplinahin. Sino ang napalo dito, nung bata? Lahat po tayo napalo. Bakit po? Dahil ba'y kayo gumawa ng mabuti? Hindi. Kasi matigas ang ulo. Nakagawa tayo ng kasalanan. Pag ba tayo napalo, hindi na mahal. Mahal tayo. Yun yung patunay na ikin mahalaga sa magunay. Ganun po tayo sa Diyos. Pag nakita ng Panginoon na ikin umuwi sa kasalanan, kapatid, didisiplinahin ka ng Panginoon. Bakit may karapatan po sa atin ng Diyos? Bakit? Anak na ng Diyos. Ang anak, ang magulang ba ay nangarap siya sa anak na masira ka ng Panginoon? Ganun po ang Panginoon. Magtataka kayo sa akin, ba't ako ganito? Dahil sa Panginoon. Tinanggap ko siya sa aking puso at sa biyaya po ng mga salita ng Diyos. Ako'y kanyang nabago. Natanggal sa akin yung mga kasalanan na ginagawa ko ng araw. At biyaya ko ng Panginoon ngayon ay nagagamit ito sa pumabahagi ng salita ng Diyos. At panalangin ko po sa bawat isa, uuwi po tayo, pwedeng makalimutan mo lahat ang sinabi ko, pero huwag mong itatanggal sa puso mo yung tinanggap ng Panginoon araw. Sino? Si Kristo. Kung naunawa niyo po, maraming salamat. Ano po, di man tayo magpakita ngayon dito. Muli. Ano, at ako'y naimbitahan lamang. Hindi man tayo magpangita sa Pilipinas pag tayo umuwi. 100% kung totoo mong tinanggap si Kristo sa iyong puso, makikita tayo sa lahat. At sasabi mo sa atin, ikaw yung tao na nagpasaya sa amin. Ikaw yung nagbahagi sa aming salita. Bakit to? Sabi ng Bible, gumagana ang senses ng tao. Kaya nga, kapatid, kaya tinapunta kay Pierno, kakaawa ka. Kasi ramdam mo yung sakit, yung init, kung gaano kahirap. Bakit? Lahat gumagana. Pakiramdam pa. Kaya nga may piyano, mararanasan bakit? Hindi mo binigyan ng iyong puso o iyong buhay na tanggapin si Kristo. Paniwalaan na salita ng Diyos. At salamat po tayo po yung manalangin. Ano po? Dakilan Diyos, Panginoon, marami po salamat yung umahala. Salamat Panginoon dito po sa iyong mga anak na muli. Panginoon na sila po ay tumanggap sa inyo. Panginoon, dalangin ko po na sila po ay panalangin ko po sa kanila Panginoon. Sila po ay palagawin nyo sa pagkakakilala sa inyo sa pananampalataya, Lord. Ano po bagay na narinig po nila ay hindi po nila naunawaan. Panginoon, kayo po magpaunawa. Pausapin nyo po sila, Panginoon. Ingatan nyo po sila sa kanilang trabaho. Bigyan lagi ng wisdom, Panginoon. Pag-iingat po sa kanilang pamilya at pag-iingat, provide nyo po ang pangangailangan po nila financially, spiritually, Lord. Alam po namin, kami po inangailangan ng salita, Lord. Kaya, Panginoon, sa araw-araw, kami po inyong bigyan ng salita, Panginoon, na kami po ay maging matibay, maging balagot, para na palataya, Lord. At alamin ko po, sinawa sila po yung makarating ng simbahan, Lord. Upang sila po yung maturoon pa ng inyong salita. Lord, ako niniwala sa kalagitnaan, sila po yung tumanggap sa inyo na buong buo. Patawad po, Diyos. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi. Kabayan niyo po kami. Dito po kami sa dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po. Salamat po, ano po. Salamat po, ano po. Sabi ko po sa inyo, susulitin natin yung oras. Salamat po, ano po. Salamat po. Kailan ba na mag-picture po tayo? Kailan ba na mag-picture po tayo? Ano? Sige, wala po. Diyos lang nakakala mo yan. Paano? Paano? Tayo sabay-sabay na kung may level lang ako. Sama lang ba sa isin? Hindi magta-taxi po kami. Kain ka lang. Kain ka po. Ay,